So short training lang ito para at least mahimay-himay natin yung stages ng tinatawag nating getting skills o yung tinatawag nating pag-a-ardure. So paano po ba mag-network, di ba? So usually uumpisahan natin yan sa pinaka-basic, yung stage 1 na tinatawag po natin. Ayan. So meron na tayong 4,000, di ba, viewers. Ayan. So before that, before ako mag-start, syempre magpapakilala po muna ako. Ayan. So clear naman, so start po ako. Malakas daw ang boses. Hope everyone is doing well at safe po ang lahat. So tuloy-tuloy lang po tayo mag-ingat, no, kasi hindi pa po tapos yung pandemic. Andiyan lang po si COVID sa labas. So ang kailangan po natin, mag-ingat po tayo lahat kasi nga po wala pang vaccine at wala pang cure si COVID. So ingat po tayo lahat and make sure na gumamit po tayo ng mask natin kahit saan po tayo pumunta. And social distancing, napaka-importante po. Ayan. So kung naririnig po ni Coach Philip, ayan, so ibig sabihin live na po tayo, no? Ayan. So paramihan natin ng konting-konti, kahit 10,000 lang yan, start ako. Importante, ma-record lang natin yung training para mabalikan po natin. Ayan, so lima na. So, kamusta po yung limang viewers natin? Ayan, kamusta po kayo dyan? Ayan, karamihan natin, no? Ayan. So meron tayong limang viewers. So this will be a recording. So para at least yung portion po ng building skills, hindi ganun kahaba kapag pinanood po natin. Lalo na sa mga, pag pinanood natin sa mga new members natin. So ayan. So sa mga hindi nakakilala, ayan. So I'm Coach Enzo Espinoza. Ayan, hello Coach. Ayan. I'm Coach Enzo Espinoza. Papakilala lang po ako. So professional background, before po akong nag-networking ay ano po ako, naging bank teller po ako. Naging bank teller po ako sa BPI since 3 years po ako doon. Na-realize, may mga nag-work po ba sa bank dito? Ayan. Kapag nag-work ka kasi sa bank, lalo na pag rank and file ka, hindi ganun kalaki po yung sahod. So mararamdaman mo yon, lalo na pag breadwinner ka ng family. Ibig sabihin ng breadwinner ng family, syempre, di ba, tayo yung inaasahan ng pamilya natin. At dapat kailangan lang po talaga na sapat po yung sinasahod natin. So kapag empleyado, aware naman po tayo na hindi ganun kalaki po yung sinasahod po natin. So kailangan natin magdagdag. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, di ba, pandemic, lahat po ng may trabaho, marami po kasi actually may trabaho na walan. Nawalan ng trabaho, marami po nagsara po yung kanilang mga trabaho. In short, maraming wala na po ang source of income sa panahon ngayon. At dahil po nandiyan si Ardure, malaking bagay po ito para at least magkaroon po ng extra income. Yung mga kababayan natin nang nawalan ng trabaho. So itong topic po kasi natin to, maganda po kasi connected po siya sa pagbebenta. Mapa-networking man yan o nasa sales ka, connected po yung tinatawag nating prospecting. Ayan. Ayan. Tapos, actually, after ko pong mag-work sa BPI, naging general accountant po ako kasi nga po, graduate po ako ng accounting. So as accountant, nag-work po ako sa maraming multinational companies, sa mga BPOs. At ang maganda po dito, dahil po dun sa mga work na yan, natuto po tayo, nag-grow po tayo as a person, as a professional. Naging supervisor po ako sa BPO, yung tinatawag nila pag sa BPO kasi team leader. Yun yung tawag po nila, and accounting supervisor. Ayan. So currently, di ba, sa currently kasi may part-time po akong ginagawa. I'm a part-time or nag-work po ako as licensed financial advisor or assistant unit manager sa Prulife UK. So pagdating naman po sa ano, sa Ardure, we are blessed na binless tayo ni Lord na maging 12 Millionaires Club Circle po ng Ardure. Ayan. And of course,
dahil Millionaires Club Circle po tayo ni Arjur, marami pong benefits na binibigay si Arjur. Nandyan po yung naging travel incentive qualifier po tayo. So, nakapunta po tayo ng Korea. And this 2020, dapat mag-China po tayo, no? Pero dahil nga po sa pandemic, ayan, cancel muna yung travel incentive. Kasi naniniwala po si Arjur na mas importante po yung security at saka safety po ng bawat isa. Ayan. So, 2018, naranasan po natin maging VIP club member ng top 10 po. Ibig sabihin ng VIP club member, naging top 10 po tayo. And of course, 2019, naranasan po natin maging top 30 nationwide. In short, dito po sa ano sa Arjur or sa network marketing, hindi po tinitignan dito na kung sino lang po yung nauna, siya po yung talagang kumikita. In short, kahit nauna ka, nahuli ka, kung masipag ka, talagang kikita ka sa network marketing. Kasi nga po, maganda po yung sistema ng network marketing. Ayan. So, hello coaches sa mga bagong kaka-tune in po. Hello po. Ayan. So, again, this is recording. So, i-record lang po natin yung dating ano po natin, training natin. You know? So, I was assigned to train yung prospecting na stage 1 ng getting skills. Ayan. So, sa Arjur, latest achievement po natin, EMC tayo. Executive Millionaires Club Circle in Arjur. Ibig sabihin, kumita na po tayo ng more than 3 million. Ayan. So, okay na po ba yun? Ayan. So, before kasi, hindi ko pa naman full-time kaagad si Arjur, no? Pinart-time ko lang po siya. Sa ngayon, full-time na habang sinasabay po sa ibang part-time. Yun yung maganda kasi si Arjur, siya na po yung naging main source of income po natin. Ayan. So, taas po yung mga kamay dito sa talagang mga masisipag na ginagawa po si Arjur kahit online pa yan. So, yung topic po natin ngayon, yung topic po kasi natin, magagamit po natin ito sa pag-online marketing o tinatawag nilang Facebook marketing. Napakaganda po kasi niya, kasi nga po, kahit nasa bahay po tayo, pwede tayong mamrospect. Coach Enzo, ano ba yung prospecting? Ito po kasing prospecting, ito po yung tinatawag nating stage 1 in getting skills. Pag sinabing stage 1, ito po yung basic foundation. Ibig sabihin, kailangan na marunong kang mamrospect para makapagpa-pay-in ka. Tama po. Mahirap naman po magpa-pay-in o syempre wala kang mai-invite kung wala kang prospect. Ibig sabihin, basic foundation po talaga siya. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-jump sa stage 2. Hindi ka pwedeng mag-invite agad. Siyempre, pag wala kang prospect, hindi ka pwedeng mapain ka agad kung wala kang prospect. Tama po. Ayan. So, ang maganda dito, ayan, turuan po ting. Unang-una po, yung tinatawag nating paggawa ng prospect list. So, sino po sa inyo yung mga nakikinig po yung may mga prospect list na? Type nyo po kung may prospect list po kayo. Ayan. So, tuturuan ko din po kayo mag-mind mapping. Ayan. Mamaya, tuturuan ko kayong gumawa ng prospect list. Tuturuan ko kayo mag-mind mapping. Ano ba yung mind mapping? Tuturo ko po siya later. And of course, yung pagmamaximize ng social media. So, aware naman tayo na halos lahat, hindi pa po nakapasok sa trabaho, majority po sa atin ay tinatawag natin sa bahay lang. Mo connect sa mga friends natin, relatives natin. At of course, dahil po sa Facebook, yan, social media, diyan po tayo nakakuha ng prospect. Ayan. So sa pagpo-prospect, meron tayong dalawang i-qualify na qualities ng prospecting o ng client natin. Ng prospect or client natin. Unang-una dito, yung tinatawag nating ay ama. Kung makikita nyo sa screen nyo, ang ibig sabihin po ng ay ama, influence, authority, dense, ito po yung pandaya. Kasi pag sinabi mo may influence ka sa isang tao, ibig sabihin, mas tao ang kaibigan. For example, may kaibigan ka na pag sinabi mong mabilis sumunod, yung oo ka agad. Kasi nga, may influence ka sa kanila. Kahit anong sabihin mo, susunod at susunod sila kasi nga, may influence ka. Mapapasunod mo sila kaagad. Ayan. So, may bagong nag-tune in. Hello, Mentor Okis. Ayan, si Mentor Okis po. Ayan. Kamusta mentor? Ayan. Hello mentor Okis. Ayan.
So 30,000 viewers and counting, ayan po no. Ayan. So ang maganda po dito, kasi sabi ko nga kanina, yung influence, yan po yung pangdaya. Actually, nung nagsisimula po ako, dahil nga po marami akong kakilalang networker dito, at alam nilang ng networker ako before, madali ko silang napajoin. Kasi nga po, pag sinabing influence, kilala ka ng mga yan. Diba? Kung paano ka magtrabaho. At kung lalo lang pag may tiwala, yung trust kasi yung basis ng ano, ng pag-join nila, mabilis mawag natin authority. Pag sinabi namang authority, ito yung talagang mga decision maker. At pag sinabi mong decision maker, pag napresentan mo yan, hindi na yan, talaga magdadalawang isip na magdesisyon. Insist o pasensya na bro. Itatanong ko muna sa asawa ko kung magugustuhan niya o hindi yung negosyo. Wala nang dagayon. Pag sinabing may authority, makakapag-decide siya on the spot para mag-join sa business natin. In short, decision maker nga siya, hindi niya na kailangan i-consult sa asawa. Yan. Pangatlo, na characteristics yung tinatawag natin letter M sa I Ama, which is money. Napaka-importante syempre ng pag-negosyo kapag may money. Kasi hindi naman to charitable organization na mag-donate tayo, di ba? It's a business. Pag sinabing business, may capital. Ito yung mga plan. So kapag may kakilala kang may 950, pwede na yung bumili ng tester, di ba? Pag may kakilala kang may 2838, pwede na yung bumili ng tinatawag nating ayan, bronze up package. Nakasave na sila ng 100 dyan. Ayan. Kung gusto mo naman mapa-on the spot yan ng bro for, ayan, pwede na, dapat kaya niya maglabas ng 8852. Ibig sabihin, pwede ng apat na bronze package. Ayan. So, any of our packages, mapa-bronze, silver, ayan, gold, platinum, or diamond man yan, kailangan may pera po o may pangkapital po yung mga prospect po natin. Kasi hindi po mahirap mag-pay in o mahirap mag-join, siyempre kapag walang pera. Mas maganda kasi kapag meron ka agad pera yan. At least kahit papaano mapapa-on the spot natin. Again, at least 950 may meron kang tester. Then of course, yung tinatawag nating bronze up to 838. Kung hindi po kaya mag-bro 4, di ba? O kaya silver package. And of course, yung pang-apat, yan po yung tinatawag nating attitude. Yan. Pag maganda kasi yung attitude ng kausap natin, mabilis po natin mapapa-pay in. Ano bang ibig sabihin ng attitude sa pagdating sa network marketing? Di ba? Minsan sinasabi nila, ay, networker yan, open-minded. Pero yun po talaga yung kailangan natin sa business. Kailangan open-minded at saka business or risk-taker, di ba? Ibig sabihin, kailangan niya mag-risk para makapag-join. Mahirap po kasi dito kapag negative po yung kausap natin. Pag negative yung kausap, next po kaagad tayo. So, alam niyo naman po yung SW4 principle, di ba? Some will join, some will not, so what? So, next client po tayo. So wag po tayo magdudwell, magdudwell po sa isang prospect kasi nga po mauubos po yung oras natin. Imagine mo kapag sa isang prospect ka lang nagdudwell tapos pinilit mong mag-join yon kahit napaka-negative, ibig sabihin, ubos yung oras mo. So make sure na yung I Ama, present po ito kapag nag-qualify po tayo ng prospects po natin. Again, I Ama is influence, authority, money, and attitude. Ayan. So, hello Coach Bertlin, ayan. Hello Coach Evelyn sa mga bagong tune-in po natin, ayan. So, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Anyway, recording lang po ito katulad ng sabi ko kanina para at least mabalikan nyo po yung stage 1, yung prospecting po natin na topic na tinatawag po natin. Ayan. So, next po tayo, another qualities po ng pagpo-prospect, yung tinatawag po natin USB. Ayan, Coach Enzo, ano naman yung USB flash drive ba yan? Hindi. Diba? Sa mga familiar po sa Bro4 system, USB, lumalabas po yan sa slides nyo pag nagpresent. Ang ibig sabihin ng letter U sa USB, yan po yung user, di ba? Pag sinabing user, di ba, hindi man yan mag-join sa'yo as networker or distributor or seller, sila po yung bumibili ng produkto natin. Kasi nga, user sila ng produkto. Ibig sabihin, user sila, customer natin sila sa retail, di ba? So, importante din po sila sa business po natin. Kasi ito yung mga tao, nagbibili lang ng product po natin for personal consumption. Ayan. So pangalawa, kung gusto mong magkaroon ng partner po talaga sa pagninegosyo o mabilis ma-dispose yung product mo, hanap pa ng user. Ito po yung mga taong tinatawag nating mga reseller. Pwede pong pupasok sa category na reseller ito. Ayan. So yung mga reseller po natin,
nag-i-enjoy po sila sa benta-benta, 'di ba? Kasi sa pagbebenta-benta, yung first way to earn natin retail profit or direct selling. Ito yung mga taong minsan ayaw mag-network, pero mahilig o magaling naman magbenta through retail. So ito sila po yung tinatawag nating distributor or seller. Ayan. So napaka-importante din po ng mga seller na yan at mga distributor. Ayan. Kung gusto mo pong lumaki po yung network mo, yung letter B yung tinatawag po na builder, ito po yung makakatuwang natin sa negosyo as network marketer din po or network builder. Pag sinabing network builder, ito po yung taong willing po talagang gawin po yung pag-networking para sa biggest why nila. Ayan. So kung networker ka, itaas mo yung kamay mo, no? Kung arjurista ka, network builder ka. Yun po yung tinatawag na builder. Ginagawa po niya yung business para sinishare po niya ito para at least makapag-leverage siya in the future. So yun po yung tinatawag na USB. Ayan. So dumako na po tayo sa tinatawag ng types of market. So itong types of market, napaka-importante din po ito sa pagka-qualify po ng prospect natin. Kasi nga po, meron tayong tatlong klase ng market. Hot market, warm market, cold market. Ayan. So, ayan. Hello, Coach Ana. Ayan. So, may mga nag-join in pa po, no? Tag po natin mga members po natin para makapag-join po sila at makapanood po sila ng live. Ayan. So, anyway, pwede pa rin po ulitin ito. Short video lang po ito para at least hindi po sila mabore kapag pinanood po nila yung training po natin. So, itong pong topic po natin, prospecting. Ito po yung stage 1 at basic foundation po ng pag-network marketing sa mga kaka-tune in lang po. Ayan. Hello, Coach Heyman. Ayan. So, tuloy po tayo. So, meron tayong tatlong types of market. Una-una yung hot market. Sa mga umaten po yan ng NEO training, so familiar na po kayo dito. So inuulit-ulit lang po natin para ma-master po natin, tama po. So although alam na natin minsan, nalilimutan pa rin po natin, di ba? So importante na tinuturo po natin 'to paulit ng paulit. Kasi nga po, repetition is the mother of learning. Kung hindi mo uulitin, malilimutan mo lalo na pag hindi mo ina-apply, di ba? So unang type ng market yung tinatawag nating hot market. Pag sinabing hot market, ito yung market natin na lagi mong nakakasama. Sino ba yung lagi mong nakakasama halos everyday? Usually family members, relatives, kung nag-work ka, pumapasok ka araw-araw, yung mga office mate mo, yun yung mga hot market mo kasi lagi mo silang kasama. Ayan. So pangalawa, yung warm market. Yung warm market naman, ito yung mga kakilala mo sila. Kakilala mo sila, possible na kakilala mo sila na hindi mo madalas makita. Sino ba yung mga kakilala mo na hindi madalas makita? Example nito, yung mga friends mo na nag-work sa ibang lugar, di ba? Yung mga college friends mo, high school friends mo, ayan, kilala mo sila pero hindi mo sila madalas makasama, ang tawag sa kanila warm market. Ayan. Yung pangatlong market, yung tinatawag nating cold market. So yung cold market naman, ito yung totally na hindi mo kilala, tama? Marami sa cold market is nasa Facebook natin. Ayan. So napaka-importante na yung cold market wag natin baliwalain sa panahon ng pandemic na majority po ng population nasa bahay lang. At majority po ng nasa Facebook nyo, sure po ako cold market yan. Kasi during may instances kasi sa pag-Facebook nyo nang biglang inad lang po kayo, di ba? Then inaccept nyo naman. So ito yung mga taong hindi mo kakilala cold market. Another example, for example, sumakay ka ng bus, sumakay ka ng jeep, ayan. May nakatabi ka sa bus, may nakatabi ka sa jeep. Yun yung mga cold market natin. Pwede mong bigyan niya ng calling card, di ba? In the event na hindi mo man makausap ka agad, at least mabalikan ka nila. Ayan. So, yan po yung mga types ng hot market, ng market po natin. Hot market, warm market, tsaka cold market. Ayan. So, bago po ako matapos sa types of market, tanong ko lang, sa tingin niyo po, sino po yung pinakamahirap i-invite o i-prospect dito sa tatlong market na nabanggit ko po? I-type nyo po sa comment section. Sino po yung pinakamahirap i-invite dito o i-prospect? Hot market, warm market, o cold market? Ayan. So type po kayo para may interaction kahit pa paano po. No? Kahit recording lang po ito. Ano? Ayan. So actually, one of the mahirap po na i-tap po na network, yung tinatawag nating hot market. Kasi ito po yung mga taong kahit may resulta ka na, hindi pa sila nagja-join. Tama. Ito pa yung tipong minsan kakilala mo. Ayan. Sabi ni Coach Ana, ayan. Tama po, Coach.
based on my experience din, kahit Millionaires Club na po tayo, di ba? Mahirap po talagang i-prospect o invite po yung hot market, di ba? Usually, mga relatives natin, pansinin mo, kahit may kumikita ka na, may resulta ka na, hindi nagjo-join. Kasi majority of the Filipino, to see is to believe. At kahit mayroong resulta ka na, hindi po talaga nagjo-join yan, di ba? Kasi negative pa rin sila. Yeah? Yan. So hot market yung karaniwang sagot. Tama po kayo, hot market. Based din po sa experience ko. Yan. So dito naman po sa ano sa tatlong market po na ito, sino naman po yung pinakamadaling i-invite o i-prospect? Yan. Sino po yung pinakamadali naman i-invite o i-prospect? Hot market, warm market, o cold market? Ayan. Ayan. Kanino po kayo nadadalian naman mag-invite o mag-prospect? Hot, warm, or cold? Type nyo po sa comment section. Ayan. Ayan, sabi ni Coach Ana, attentive si Coach Ana. Sabi ni Coach Ana, mas madali daw po itap po talaga yung cold market. Totoo naman po yon. Kasi nga, based din po sa experience ko, di ba? At sabi ni Jack Ma, when it comes to sales talaga, ang unang nagtitiwala po sa atin ay stranger o yung cold market, hindi pa natin kakilala. Tama po? Usually kung mapapansin mo kapag online seller ka, hindi mo naman kakilala yung mga nagbumibili talaga sa'yo. Kasi yun nga po, wala pong negativity pagdating po usually sa cold market. Majority po sa kanila, sila pa po talaga yung nag-join o napapapay-in po natin. Tama po yung cold market. Ayan. Ayan. So next tayo. Ayan. So ngayon, napaka-importante po, sabi ko nga kanina, na yung prospecting stage 1, hindi pwedeng laktawan po yan. So kahit nasa network marketing ka o kahit nasa sales ka, napaka-importante ng prospect list, di ba? Ang prospect list po kasi, ito yung tinatawag na kodigo. Ito yung basis mo para makapunta ka sa stage 2, which is invitation or inviting, di ba? Para makapag-invite ka. So Coach Enzo, paano gumawa ng prospect list? Napakasimple lang po. Sino po yung mga bago dito? Usually, pag bagong-bago ka talaga, napakahalaga po ng prospect list. Ang pagpo-prospecting po is napaka-critical po ito para at least yung next stage, yung invitation, alam mo kung sino invitein mo. So paano gumawa ng ano ng prospect list? Ang step 1 po niyan, isulat mo lahat sa notebook mo yung mga kakilala mo. Huwag ka munang mamili, di ba? Isulat mo muna sa notebook mo lahat ng kakilala mo. Yan, tingin ka sa Facebook. Yan, tingin ka sa Facebook. Lahat ng friends mo, isulat mo. Lahat ng contact reference mo sa cellphone mo, isulat mo. Unang-una, isulat mo muna yung pangalan. Yan. Isulat mo yung pangalan, huwag ka munang mamili diyan. Pangalawa, yung area, location, saan ba siya nakatira. Pangatlo, lagay mo din yung cellphone number, di ba? Para at least may ano ka, mabilis mong makita lalo na pag hindi mo yan na-save. Yan, lalo na pag sa messenger mo nakakausap. Then, kapag nalista mo na yung pangalan, location, tsaka yung contact number, pwede mo nang i-qualify yung prospect mo into IAMA. Pag sinabing IAMA, and again, ano po yung I? Kung nakinig po kayo kanina, ano po yung letter I sa IAMA? Dito po sa paggawa ng prospect list, yung letter I po, ito po yung tinatawag na influence. May influence ka ba sa tao na i-invite mo? Yung letter A, maganda po yung may authority po siya. Diba? Kaya po niyang mag-decide on his or on her own na hindi na po i-consult sa asawa o hindi na po i-consult sa mga magulang. Ayan. So letter M, may impera ba yung prospect mo? Click mo yan. Then letter A, okay ba yung attitude niya? Risk taker ba yan, di ba? Kaya ba niyang mag-pay in on the spot? Maganda yung attitude niya, hindi negative. Di ba? Positive siya sa extra income. Positive siya sa network marketing. Ayan. So ito po yung talagang pang-qualify, IAMA. Ayan. Then yung last portion po, yung column ng prospect list nyo, pwede mong ilagay dyan yung tinatawag na remarks or status, di ba? Or kung naset mo na siya ng schedule, dito mo siya ilalagay. Ayan. So ngayon, Coach Enzo, di ba sabi mo kanina, ang first step, ililista mo lang lahat ng kakilala mo, invite mo, kunin mo sa Facebook yung pangalan, kunin mo sa cellphone, lista mo lang dyan bago mo siya i-qualify. So again, yung pagko-qualify po natin, minsan nauubusan na tayo ng ano, ng tinatawag na mailista o maidadagdag sa prospect list mo.
So yung tinatawag, meron pa po akong ituturo sa inyo. Sa paggawa ng prospect list, importante po dyan yung mind mapping. Pag sinabing mind mapping, ito po yung tinatawag na ipipikit mo lang yung mata mo, mag-iisip ka way back 5 years, 10 years ago ng kakilala mo, yan po yung mind mapping. Iisipin mo, sino ba yung mga high school classmate ko dati, sino ba yung mga college friend ko, sino ba yung mga dating office mate ko, ayan. Kasi nga, minsan nakakalimutan na natin sila, lalo na pag hindi natin madalas kausap. Yun po yung mind mapping. Ipipikit mo yung mata mo, mag-iisip ka kung sino ba yung mga kakilala mo before. Kung sino yung kakilala mo sa probinsya na hindi mo pa nakakausap, sino yung mga ka-org mo, ka-organization mo, ka-church mo, diba? Sino yung mga college friends mo, lista mo dyan sa prospect list. Ang tawag po dyan ay mind mapping. Yan. Sa mga umaten po ng Facebook marketing po natin before, yan, sa social media, so ang importante po kasi sa prospect list po, magdagdag lang po tayo, magdagdag everyday. Make sure po kapag may prospect list ka, na dadagdagan lang po yung prospect mo everyday. Diba? Kasi ang memory po natin short term, minsan kapag hindi nakasulat po yung prospect po natin dyan, malilimutan po natin. Tama po, ganun din po kasi ako. Malilimutin. Hindi ako matandain sa pangalan, pero natatandaan kita sa mukha. Pero po, another tip po, mas importante na isulat mo na lang yung pangalan dyan. Kasi everyday, at least may naidadagdag dyan na 2 o 5 prospect. Yan, para hindi ka maubusan ng tinatawag nating prospect list o prospect, di ba? So, ganun lang po yung isa pong tip po natin dyan. Para hindi po tayo mawalan ng prospect. Everyday, kailangan makapagdagdag ng at least 2 o 5 pangalan dito sa prospect. Ayan. So, another step sa paggawa ng prospect list, napaka-importante po yung area. Kung mapapansin nyo po dito yung area, ito po yung location ng prospect mo. Kung naka-attend po kayo sa NIU 1, lagi po talagang ina-emphasize dito na dapat pag gumawa ka ng prospect mo o pag nag-invite ka, napaka-importante po yung tinatawag na spiral technique. Diba? Ang spiral technique, in short, katol po yan. Imagine nyo na lang po yung shape ng katol, di ba? So, yung katol, kailangan mag-start ko muna sa pinakamalapit sa'yo. For example, for example, taga Quezon City ka. Ngayon, may mga prospect kang nakalista dyan. So, hanapin mo muna yung mga prospect mo na within Quezon City. Yun yung uunahin mong i-prospect o imbitahin. Para at least, hindi ka kaagad ma-burn out. Kasi pag malayo yan at pinuntahan mo, hindi mo napa-join ka agad, mababurn out ka. Bakit ka nababurn? Kasi mamamasahe ka pa, di ba? Magmimerienda ka pa. Ayan. So sa panahon ngayon, importante po na ang prospect po natin, yung pinakamalapit muna bago tayo lumayo. So yun po yung tinatawag nating spiral technique. Ayan. So karaniwan kasi minsan, nung dati pa na hindi pa nagla-lockdown, yung iba kasi minsan lumalayo na kaagad, wala pang income. So bago ka lumayo, kailangan doon ka muna sa pinakamalapit. Diba? In that way, mas komportable sa'yo, at least lessen din po yung expenses po natin sa pag-network. Ayan. So, another experience din po yan, based din po sa experience ko as Millionaires Club Circle. Ayan. So, umpisa, kailangan malapit lang, papalayo ng papalayo sa pag-build po ng network. Yan po yung tinatawag nating spiral technique. Tama po yan. Ayan. So, again, so kapag may influence yan, napakadaling i-pay in. Ayan. Usually mawala na lahat yung ano dito, yung ay ama, basta yung money yung huwag mawawala. Talagang mapepay-in mo yan kasi may pera. Mahirap naman po talaga magpa-pay-in kapag yung prospect mo, yung invite mo wala talagang pera, di ba? Lalo na pag yung on the spot ang target mo, kailangan may pera o may pangkapital. Ayan. So I guess malinaw na po yung paggawa ng prospect, no? Just make it a habit na may prospect list ka. Dinadagdagan mo po yung prospect list mo from time to time. Ayan. Ngayon, Coach Enzo, question. Di ba sabi mo kanina, marami din nagpipail kasi nga wala silang prospect list. Tama po yun. So actually, marami pong nagpipail sa network marketing kasi minsan nakakarinig ako, apply, wala naman na akong ma-invite. Pero pag tinanong mo kung may prospect list mo, ang sagot po, walang prospect list. Kasi nga po, first and foremost, hindi sila naturuan gumawa ng prospect list. Ayan. So, bakit ba sila nagpe-fail? Unang-una, nakalagay po dito, they ignore to do prospect list. Yan po yung basic. Ang basic foundation ng pag-network marketer o kahit ano po sa larangan po ng sales,
kailangan may listahan ka ng i-invite mo. Kailangan may listahan ka ng bebentahan mo. Kailangan may listahan ka ng taong kakausapin mo. Kung wala po yan, malaki yung chance mo mag-fail. Kasi first stage pa lang o first step pa lang, failure na. Lalo na pag beginner ka. Pangalawa ng pitfalls o yung tinatawag natin pagkakamali ng mga bagong member sa pagpo-prospecting, they do not apply the spiral technique. Yan. Sa lahat ng mga mentor po natin, mga coaches po natin, lagi pong tinuturo yung spiral technique. So make sure na yung pinakamalapit lang muna yung uunahin natin, lalo na lang na pag new member lang po tayo, para hindi tayo magastusan o tinatawag na masugatan. Yan. So alam niyo po yan. In-explain ko na po kanina yan. Yung pangatlo, yung hindi po sila equipped sa training. Actually po, kahit naka-lockdown po tayo ngayon, kahit pandemic po, meron po tayong online training. Diba? Every Thursday, meron pa tinatawag na Thursday Business Talk po na tinatawag. Iba-ibang speaker. Meron po tayong ABOP na online. Arduous Business Opportunity Presentation na online. So kahit nasa bahay po kayo ngayon, wala na pong dahilan para hindi po kayo makarinig po ng mga training po natin. Kasi ginagawa po yan through Facebook Live o ginagawa po yan through StreamYard dito po sa Arjur, yung mga training po natin online. At ang malupit po dito, yung mga Millionaires Club Circle po natin, yung nagkakandak ng mga training online. Ayan. So pang-apat po ng dahilan kung bakit nag-fail daw po yung mga members po natin, lalo na yung mga bago. Hindi po sila nagdadagdag ng mga bagong prospects sa prospect list nila. Diba sabi ko kanina, importante na may everyday na may nakakausap ka, may naaalala kang pangalan, magdagdag ka sa prospect list mo para hindi ka maubusan ng kakausapin. Kasi imagine, sabi ko nga kanina ulit, ang memory natin limited yan. Pag hindi po natin sinusulat po yung prospect, malilimutan po natin yan. So importante may notebook po tayo sa prospect list at mag-add po tayo everyday ng pangalan. Yeah. So next, not qualifying their prospect list. Hindi marunong mag-qualify kung sino ang uunahin. Diba? Sabi ko nga kanina, una, spiral technique and yung IAMA. At saka yung USB na diniscuss ko po kanina. Sabi dito, kapag hindi ka nagko-qualify ng prospect mo, maliit yung chance na mapapayin mo yan o mapapa-on the spot mo yan. So malinaw po, no? Very basic lang po yung prospecting, pero ito po yung pinaka-importante sa lahat po ng stages po ng getting skills. Ano ba yung getting skills? Yung getting skills, ito po yung stage ng pagpapayin, natin. Yung pagpo-prospect natin, pag-invite natin, pag-handle natin ng objection. So basically, prospecting, pagbalik-balik na rin man natin yung stages na yan, prospecting po talaga yung foundation o baseline po ng getting skills po natin. So hopefully may natutunan po kayo, no? Hello coaches! Ayan. So may nag-join in, di ba, from Davao. Hello coach from Davao. Ayan. So hopefully may natutunan po kayo. Anyway, pwede pong balikan po itong training po natin. Ayan. So actually patapos na po, no? I-share ko lang po yung Arjur journey ko po bago po ako magtapos. So yun lang po yung prospecting, very short lang kung tutuusin. 30 minutes, naka 30 minutes na po tayo kaagad. Again, I'm Coach Enzo Espinosa. Dito po sa pag-Arjur, kailangan meron po tayong tinatawag na purpose. Alam niyo po yung biggest why niyo kung bakit nag-join kayo sa Arjur, tama? Kasi marami po talaga magku-quit kapag hindi po nila alam yung dahilan kung bakit po sila nag-join dito sa Arjur. Mahirapan ka lang, manegative ka lang, mapagod ka lang, magutom ka lang, di ba? Minsan nag-quit tayo. Bakit tayo nagku-quit? Hindi po natin alam yung big why natin. So sa panahon ngayon, talagang mataas yung stress level natin dahil po sa anxiety, sa stress, at panghihinaan tayo ng loob. Balik po tayo sa basic. Alamin po natin kung kanino po natin ginagawa po si Arjur. Ayan. So sabi nga po sa favorite verse ko na Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Kapag nawawalan ka ng pag-asa, yan po yung panghawakan nating verse po sa Bible. Kasi nga sabi po dito, binigyan po tayo ni Lord ng hope. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Diba? Yung big break po natin, darating po yan at the right time. Maghintay lang po tayo. Ayan. So, ayan. So, yan po yung Arjur journey ko po. Bakit ko ginagawa si Arjur? Kapag pinanghinaan po ako ng loob, babalik po ako sa tinatawag kong big why ko. Ang big why ko po, yung family ko. For sure, yun din po yung big why po natin kung bakit po natin ginagawa si Arjur. Tama po? Yung mabigyan po ng magandang buhay, yung family po natin sa pamamagitan po ni Arjur. Ayan.
Yeah. So nung nag-start po ako dito sa Arduino, hindi po madali. So naaalala ko pa po, no? 4 years ago, magko 4 years na po ago, no? Actually, kaka-anniversary lang po ng ano ng Dream Builders. Ako po sa June 21 po ako mag-anniversary, magko 4 years na po ako sa Arjor. June 21, 2016, una po na presentan po ako dito ni Mentor Office at ni Mentor Ray, di ba? So dito po nag-start nagbago yung buhay ko noong June 21. And the rest is history, di ba? Ika nga. So hindi po tayo makakapagsalita sa harap nyo kung hindi nga po dahil kay Arjor. Kasi dahil po sa Arjor, nag-gain din po ako ng confidence. Ibig sabihin, nag-grow ako as a person, as an individual, di ba? Ayan. So dahil po sa Arjor, yung second P po ng success na sinishare ko, yung plant. So kailangan magtanim-tanim po tayo dito. Hindi man tayo mag-harvest kaagad, importante makapagtanim. Kung mapapansin niyo po dito sa mga picture, ang dami-dami ko po na pong napunta ang probinsya. Hindi ko na po mabilang, more than 20 provinces na po yung napuntahan ko para i-share po yung business po natin. So yan po yung planting ng tinatawag. At ang importante po dito, sabi po dito, all your hard work brings a profit, but mere talk lead only to profit, to poverty. Proverbs 14 verse 23. In short, you reap what you sow. Kung anong tinanim mo, yun din ang iaanihin mo. Huwag kang mag-expect kapag bago ka pa lang, na kapag ka-join mo, kikita ka agad. Hanggat hindi mo sinishare sa marami yung business, hanggat hindi ka maraming natututunan, hindi ka talaga kikita. Sabi nga ni Mentor Ray, kung babayaran ka ng 1,000 per presentation mo, ibig sabihin, kailangan mo mag-present ng more than 1,000 times para kumita, tama? Para maging Millionaires Club Circle. Ganyan din po sa pagtatanim. Ibig sabihin, share ka lang ng share ng business, mag-join man yung hindi, importante na i-share mo yung business. Magtanim ka lang ng magtanim, darating yung time na aanihin mo yung tinanim mo. Sabi nga dito, you reap what you sow. Ayan. Ayan. Dahil po sa pagtatanim natin, ayan, kung makikita nyo po dyan, ayan, iba't ibang area po yung napuntahan po natin, na-share po natin yung business, marami po tayo natulungan na magkaroon ng extra income. Dahil po sa Arjor, nakatulong po tayo na mabigyan po sila ng negosyo. Talaga pong marami po sa atin na-achieve po yung dreams po natin dahil nga po, nabigyan po tayo ng pagkakataon para kumita po. Tama po. Ayan. Dahil po sa Arjor, maraming buhay ang nagbago. Luzon, Visayas at Mindanao, dati ini-imagine ko lang po na mapuntahan yan. Pero dahil po sa Arjor, sa pagtatanim po natin, napuntahan po natin yung mga lugar na yan. Hindi man natin kakilala yung iba na nakikinig sa importante na i-share po natin yung business. Ayan. So, pangatlong P sa success, yung presence. Diba? Sabi nga nila, kapag sinabi ni mentor or ni apply na mag-training, mag-training ka. Kapag sinabi ni apply na umattend ka ng meeting, mag-umattend ka ng meeting. Kasi sabi dito, 80% daw ng success is dependent on how you show up. So, 80% of success is showing up, sabi ni Woody Allen. So, kailangan maging visible ka, just keep showing up when most people just quit or would quit. So, you just show up lang po talaga. And, so, sa pamamagitan ng training at learnings na tututo tayo, sa pamamagitan ng meetings at coaching, doon natin na ipapakita yung presence natin. At sa pag-a-attend natin ng mga Arjor activities, team bondings, company activities, yan po yung tinatawag na presence. Di ba? Marami kasi diyan pag in-invite ni upline o may training tayo, ayaw umattend. Maraming dahilan, di ba? Sabi pag maraming da pag mar marami naman paraan kasi pag maraming, di ba? Marami kasing excuses usually kapag pina-attend mo yan ng mga training. Pero wala na po kayong excuses sa panahon ngayon. Kasi marami po tayong training na ginagawa lang po online yan. Kasi kahit nasa bahay po kayo, pwede po kayong umattend. Lalo na po yung training ngayon na prospecting na ginagawa ko po, pwede nyo po i-replay po ito anytime. At itag po yung mga members nyo para mapanood po nila yung basic po. Ayan. So dahil po sa pag-aano sa pagtatanim po natin, ayan, marami na po tayong natulungan dito sa Arjor. Ito po yung mga leaders ko po na talagang achievers na rin po sila. In short, natulungan po natin sila na magkaroon po ng magandang negosyo sa pamamagitan ni Arjor. At kung mapapansin nyo, ayan, mga Silver Directors Club sila, Gold Directors Club, Platinum Directors Club. Ayan po yung mga generals ko kapag pagtawagin. Yeah. Sila po yung mga leaders po natin. Dahil po sa kanila, hindi po ako mapupunta sa kung nasaan po ako ngayon kundi po dahil sa kanila. Marami po dito wala pa po diyan kasi hindi na po kasi sa screen, no. So para at least ma-motivate po kayo na mag-level up, na gawin po yung business. Silver Directors Club lang po kasi yung nandito po sa poster. Yeah. Yeah.